Simulan po natin, samahan po ninyo ako. 4, 3, mabibigilan ang selebrasyon ng Paskong Pasigueño. San Fernando, Pampanga. Kaya kung mapapansin ninyo, ginamit pa rin natin ang tradisyonal na design ng kanilang mga parol at nagdagdag lamang tayo ng kaunting Pasig branding, syempre, no? Para magkaroon ng Tatak Pasigueño. Pinagawa ang mga parol na ito hindi lamang para maghatid ng ligaya at pag-asa sa mga Pasigueño sa paggawa nito. Natulungan din natin ng City Government ng San Fernando, Pampanga. Ang trivia lang, ano? Sa isang giant lantern, hindi lamang isa o 100 bumbilya ang ginamit dyan para sa inyong kaalaman. No? Aabot sa mahigit 2,000 lang naman na bumbilya ang laman ng bawat isang parol. Siyempre, iba pa rin kapag nakita na natin na nakailaw ang mga parol na ito. Kaya partner, huwag na nating patagalin pa. Inaanyahan natin ang ating butihin at pinakamamahal na mayor, Mayor Vico Soto, para sa kanyang mensahe. Sa lahat po ng mga nasa Revolving Tower, Mega Market, siguro ang pinakamahalagang kasama natin ngayong gabi ang ating mga medical frontliners na kasama po natin ngayon sa Plaza Rizal. Sige, pwede pong pumalakpak. Nahiya po yung isa. Babati na po ako sa inyo ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Merry Christmas and a Happy New Year sa ating lahat. Bagamat medyo na iba po ang Pasko ngayong Disyembre taong 2020, gaya po ng marami pang ibang bagay ngayong 2020. Ang taong 2020, nagbago ang mga buhay natin, nabago ang pamumuhay natin dahil sa COVID-19, dahil sa pandemya. Kung saan nasa gitna pa tayo ng isang pandaigdigang pandemya sa ngayon. Nagbago kung paano tayo magbatian, nagbago kung paano tayo nagtatrabaho, nagbago kung paano tayo hindi muna tayo pwedeng lumabas ng bahay hanggat maaari. Ang daming limitasyon, ang daming negatibo na dulot ng COVID-19. Nakita natin na maraming nawalan ng trabaho, maraming negosyo na nagsara, at iba-iba pa, maraming nagkasakit. Pero sa bawat araw na samut-saring problema ang pinagdaanan natin bilang lungsod, bilang bansa, pinakita ng mga Pasigueño ang kagitingan, ang katapangan at kahusayan. Pinakita natin na kung paano tayo nag-respond sa healthcare natin, yung mga kasama natin sa Plaza Rizal, pinakita po nila na kahit medyo natatakot tayo, sino ba namang hindi matatakot sa COVID-19, ay tuloy-tuloy po tayo maglilingkod sa ating mga kababayan. At kaya sa gitna po ng maraming nangyayari, pinakita po natin na tuloy-tuloy pa rin na umaagos ang pag-asa sa lungsod ng Pasig. At ito pong parol, Sir Vijay, hindi ko alam, 2,000 ilaw pala, 2,000 bumbilya pala ang nasa loob ng parol na yan. Ang more than 2,000 lights. At siguro pag nakikita natin ng parol, una, naiisip natin malapit na ang Pasko. Nagpapaalala po sa atin, although ngayon, siyempre, bawal po muna ang Christmas party, bawal po na muna ang malalaking social gathering. Pasensyahan muna tayo para naman po yan sa kaligtasan at kalusugan natin lahat. Pero sumisimbolo rin po yung mga parol ng pagkakaisa na sa gitna ng kadiliman, sa gitna ng punto na minsan hindi natin alam kung saan tayo dumadaan, sa gitna ng panahon na maraming problema at pagsubok,
merong gumagabay sa atin. At yun siguro ang kwento ng parol. Ano? At ngayon, nagpapakita rin ito na muli po patuloy na umaagos ang pag-asa sa lungsod ng Pasig. Kaya sa panahon ito, inaanyayahan ko po ang bawat isa sa atin na samahan po ako sa countdown ng ating lighting ng parol. Simulan po natin, samahan po ninyo ako. 10, 9, 5, 4, 3, 2, 1. Merry Christmas and a Happy New Year sa lahat ng Pasiginyo. Maraming maraming salamat po.